Oras hatid sa atin ang Synergia Panabo City Health Forum with Duk Atoy, alas 9 ng gabi. GMC Café. Ikaw ay pakikinggan ating pag-uusapan. Kanyang susunod. GMC Café. Katuloy, kadamay, kaibigan. GMC Café. GMC Café. Diyos lang ang kalutasan. Let's squeeze the clouds of thoughts and drink the water of wisdom to quench the thirst of enlightenment. Come, let's meditate. Chidananda Tirtha. Magandang gabi po sa lahat. Good evening to all. Buenas tardes a todos, minasan kumbawa. Shout out sa ating mga kababayan from abroad, Mandoy, Arman Dumapias, shout out sa inyo, Maria Luz Aladin, shout out. Magandang gabi sa inyo. Binabati ko ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Rua Duterte, sampu ng kanyang mga kabinete, ng magandang gabi at ng ating mahal na Mayor ng Davao City, Mayor Inday Sara Duterte Carpi at ng buong council at sa lahat po ng mga frontliners, magandang gabi. Saludo po kami sa inyo. Hanggang ngayon po ay nandyan pa rin kayo. Shout out kay Jenna Gail D. Lastima, magandang gabi sa iyo anak. Kumusta ka na dyan? At salamat at nauna ka, pangatlo ka. Okay, babatiin din natin po ang ating mga kaibigang mga barangay captains, karating barangay at mismo ating barangay. Kapitan Remy de la Luz ng Barangay Duterte, Kapitan Eddie Boy Alterado ng Barangay San Antonio, Kapitan Jimmy Ubial ng Barangay Aquino at ng ating mga kagawad, Kagawad Nerio, Pasahe, Kagawad Grace Mafajardo and Kagawad Bibian Sator, magandang gabi po. Binabati ko rin ang ating kaibigan si Ma'am Arlen Lucenio po ng Barangay Aquino, sampu ng kanyang kasamahan at ng kanyang pamilya, mga Muring family. Kay Sir Ronel po ng Jose Abad Santos at sampu ng ating mga kasamang pastors na nandyan po sa Jose Abad Santos, magandang gabi po sa inyong lahat. Of course, yung mga nasa kabilang ibayo, nandyan na kanina, binati na natin, Armand ng Rhode Island, Ruth Yusheda Libre ng Japan, Vina Casilao po ng Florida, Charlie Ramos po at Susan Obiedo Sinji po ng Japan. Yes, magandang gabi rin po sa inyo. Sa mga chapters po ng ating Cornelio Filomena Katso clan, Cornelio Filomena Katso clan, kasi marami po mga clans eh. May mga Katso clan lang po na from other family. Ito pong clan natin ay Cornelio Filomena Katso clan. Okay, kasi napakarami pong Katso. Ngayon, ito po yung mga chapters natin. Jose chapter, Casimero chapter, Ireneo chapter, Roman chapter, Bidala chapter, Perfecta chapter, Gabino chapter, Pastor chapter, and Sibira chapter. Yung mga chapters po na yan ay representing po sa kanilang mga anak. Yun po ang mga magulang namin. So ako po ay belong sa Casimero chapter. Ang aking ate, ang siyang treasurer ngayon, ako po yung kasalukuyang president pa rin po hanggang ngayon. At eto nga po, I draw the challenge to the young ones to strive to handle the organization para po nang sa ngayon ay maranasan nyo rin patakbuhin ang ating organisasyon. Okay, at ngayon po babatiin natin ang mga pamilya sa Surigao po, Prones Family, Kabili Family, sa Combal po, sa Compostela Valley, Hinampas Family, Doidora Family, Kuray Family, Muring Family, Ayuban Family, Barbaruna Family, sa Maparat Compostela po yan sila. Ito naman po sa Davao ang kaibigan natin, mga Kasura Family, kumusta na kaya si Kent Kasura? At siyempre mga kaibigan ng ating mga kuya sa Deep Fraternal Order of Eagle. Ito po nakikita niyo, kwintas na to. This is the symbol of the Fraternal Order of Eagle. Isang socio-civic organization na nagmula po sa Davao City, nagmula po sa Pilipinas bago po tumawid sa abroad. Hindi po katulad ng ibang mga socio-civic organizations na from abroad dinala po dito sa Pilipinas. Ito po ay from the Philippines going abroad. Napakaganda po ng development mula nang hinawakan po ito noon ni Kuya Luis Sinesa.
ang daming na-chartered po ng mga chapters. Congratulations po. Hanggang ngayon, siya po ay international overseas affair. Siya po ang parang ano overseas affair. Pag may mga overseas na mga charter, siya po ang pinapadala yata. Kay Kuya Mike Sahid, ito po yung buddy-buddy ni Kuya Luis Sinesa at si Kuya Brex Curias na naging secretary or treasurer niya noon sa nung siya ay naging national president po. At kay Kuya Jeric Sucaldito, kumusta? Kuya Jonathan Sahona, happy birthday Kuya Jonathan! Happy birthday Kuya Jonathan Sahona, kagabi po birthday niya. Okay, kay Kuya Efren Campilan, Kuya Jerry Licarte, Kuya Earl Kenlim, and Kuya June Madali. Of course, ito pong Villa del Puso, ay, dito po kami pinanganak noon. Isang bloke po na lugar sa Obrero. Ngayon ay Garden Oasis na po. Kami po ay nakatira dyan sa squatter area na yan. At, yun nga po, we are the victims of love. Kasi nahawakan kami ng officers na hindi, walang exact na explanation na para bang dapat sana ipinaglaban, eh bakit tumanggap na lang. By the way, it's no longer an issue. Ang sa atin po, yung origin, Villa del Puso is Villamor del Pula del Piral Pura Sobricare. Ang founder po nito, kababata po natin, si Eddie Manriquez. Ako po ngayon ang president, ang aking vice president, si Alex Vidal. Ito po yung mga board of directors natin, Valentina, Tina, Daisy, Ayet, and Auntie Tuling po. Okay, so, Pastor Hill Evidente ng Macau, kumusta na kayo dyan? At saka si Sister Ann, at saka sa inyong baby, si Baby Hillione. Ben Bonito ng Radyo Bandera. Nag-ano po sila kayo na, nag-zoom po sila ng misis ko. Meron po silang tinatawag na, ano tawag doon? Parang presentation po, online. Kumusta po, Auntie Perla Mambulaw at Zaira Abiliana. Ito po, Twinkle Hinosas Luyao. Magandang gabi. Kumusta, Twinkle? Kumusta ang exercise? Nakita ko yung mga pictures mo doon sa ano. Always having your aerobics. Mabuti yan. Napakabuti yan. At saka think positive. Sabihin mo lang yung mga bagay na gusto mong magandang mangyari sa buhay mo. Iwasan talaga ang magsabi na ako'y napapagod na, ako'y exhausted. Huwag po. Kasi kapag sinabi mong exhausted ka na, talagang manglalambot ka at manghihina ang iyong katawan. Bagamat sabihin mo, by the power of the blood of Jesus Christ, I am strong. Pa-strong ka ng pa-strong. Okay, tuloy natin. Binabati ko rin ang batch 87, ating President Jerry Sanoria, Kapitan Ramon Bargamento, Doming Espina, Bax Bakuro, Aloy, and Gigi Elises, Gary Zanoria, Realin Manguba, Trevelin Tomas, Gladys Marquez, and Joel Garcia. Okay po. At saka ito po, si Philip Magbanwa, JR Merca, Dennis Casanyo, at saka sa kanyang may bahay, si Pebby, at sa kanyang mga kanyang anak na si Trisha. At, of course, ang Davao City High School Alumni Band. Ako po ang chairman ngayon. Ito po, isa po sa officer natin, Doc Algen Ipanag, isang dentist po. Siya po ay always na tulong doon sa ating mga nangangailangan. Mga kaibigan, batiin nyo dyan ang inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapatid. Alright, ang programa po natin ay handog sa atin ng Senergia Panabo Health Forum with Doc Atoy. Sila po ay bukas 9 to 4 p.m. po sa Panabo Merinol, Panabo City Merinol. Ang wellness center po natin ay nandyan. Kontakin nyo po 0923-0895-623. Look for Joy D. Guzman Romero, siya po ang may-ari noon. Okay, sila po ang distributor ng coconut virgin oil, Guayabano wine, at saka classic coffee mix. Kung gusto nyo pong mag-avail dun sa ating tabliya, ha, tulungan nyo po ako para, of course, kailangan natin, i-PM nyo na shout out kay Merasul Burday Sibayan Katso, aking may bahay at sa aking mga anak, JR, Iman, and EJ. At saka si Sheba na nandyan sa Jensen, magandang gabi. At eto na po, ang ating honey, please, kung mag-order kayo, kontakin nyo lang po ako. Meet up lang po, para ano. Okay, mga kaibigan, yun po ang ating sponsor sa gabing ito. Bagamat, marami pa tayong mga dapat pag-usapan, marami din po tayong, marami tayong napaka-exciting po. Always, every night po, mga kaibigan, ang dami kong natutunan, ang dami kong, ganun pala yung Lord.
ganito pala yung Lord. So ako mismo ay natututo. Yun po ang maganda kung ikaw ay nag-aaral, kasi una kang matututo bago mo ibigay. Di ba, bago mo i-share, ikaw ang nauna. Napaka-fortunate po, napaka-favored ko po, kasi ako po ang palaging nauuna. At ako po ay ang dami kong mga nakikitang mga hindi naman sa, sabi kasi sa Bible, tinago, but when the Holy Spirit guides us, hindi na ito tinatago, ito ay revealed na, pinapakita at gustong-gusto. Kung sa Bisaya pa, ipamugos, sa pilitan po itong ibibigay ng Panginoon sa atin, kasi nagpakamatay po ang kanyang anak na si Panginoong Hesukristo upang ating ma-enjoy ang gusto niyang gawin sa buhay natin. Ito po, ang ating usapin or paksa sa gabing ito, it's all about, ito po ang pamagat. Nolo apages, do not quench him. Okay, what is quench? Synonyms po ng quench ay extinguish, put out, snuff out, smother, dose, dampen down. Dito ako tututo. Quench or extinguish. The fire, ano ang nakakapatay sa ano? Sa apoy? Sa panahon ngayon, yung emergency po. It is the extinguisher, fire extinguisher. Extinguish. Siya po ang nagdi-deprive sa apoy upang sumiklab. That's why it called fire extinguisher. So, quench, extinguish. Do not quench him. Do not extinguish him. Sino ba tong him? Of course, mga kaibigan, wala tayong ibang nire-refer. It is the Holy Spirit which guide our heart. Ilang gabi na po pinag-uusapan natin. Napaka-excited ko po kasi nabasa ko ito. Sabi ko, kung hindi pala ma-extinguish ng tao ang Holy Spirit to do His job on us, napakatiwasay po talaga dapat ng buhay at napaka smooth ng buhay, maaliwalas na buhay, magaang buhay, abounding life, peaceful life, whatever you wanted, favorable on your side, the Spirit will produce that. Kaya nga, sinasabi dito, do not quench. Kasi makikita po natin na sa panahon po noon, sinulatan po ni San Pablo ang mga taga Thessalonica, mga Thessalonians, na ang dami niyang instructions na mahalin nyo yung mga nagtatrabaho, huwag kayong magayto. Marami siyang mga habilin. Makikita po natin ang ating verses, diniretso ko na po kasi dito ako excited. 1 Thessalonians verse 16. Ano ba ang sinasabi dito? 1 Thessalonians verse 16. Sinabi po dito, rejoice always. Bakit sinabing rejoice always? Because Paul knows that we should, or they should, already Jesus Christ as their person. Ito opo ay mga believers na ito. At sinulatan mag-rejoice always. Huwag natin kalilimutan na yung nandun sa ilalim ay it can produce rejoicing, happiness, refreshing in our life. Sa 17, sinabi po niya, pray continually. Patuloy po tayong magdadasal. Now, etong patuloy po tayong magdadasal, sinabi po doon sa pray without ceasing.
pray without ceasing. Paano ba tayo magdasal na hindi tumitigil? Of course, hindi po ganung klaseng dasal yon. Yung pong dasal na hindi po tayo ang magsasabi eh. Hindi po tayo magsasabi kung hindi yung banal na spirito na nasa saloob natin. If we desire to talk to God. Shout out sa aking magandang tita. Tita Perla, Ma'am Bulaw, magandang gabi sa iyo, Ante. Okay, shout out sa inyo dyan. Pray continually. Kasi alam po ni Peter, alam po ni Paul, na ang prayer can move mountain. Prayer can change lives. Prayer can do miracles. Marami po ang substance ng prayer. That is why pray continually. Huwag po tayong tumigil. Now, ang tanong ko, when was the last time that we pray? When was the last time? Okay, sabi, kanina nagdasal ako kasi kumain. Okay, that's good. Huwag po natin kalimutan magdasal kasi it can move mountain, it can do miracle, it can change person. Okay. It can weaken, it can weaken the structure of the evil. Okay. Verse 18. Sabi dito, pray continually. 18, give thanks in all circumstances. Lahat po ng mga circumstances ang dumadaan sa buhay natin. Circumstantial evidence, mga pangyayari po, mga circumstantial na pa, mga pangyayari po sa buhay natin. Ano ba ang nangyayari sa buhay natin? Ngayon, meron tayong pandemic. Give thanks in all circumstances. Salamat Panginoon that itong pandemic na ito ay magiging stepping stone po ng another paradigm in our lives. O totoo yan mga kaibigan, kahit kami dumaraan kami sa mga panahong walang-wala na talaga. Give thanks, magpasalamat po tayo. For this is God's will for you in Christ Jesus. Bakit ginusto po ng Panginoon na tayo ay dumaan sa ganito? Bakit po? Tingnan po nga. Para po kung dumaan sa buhay na ng believers ang mga circumstances, they will remember Jesus Christ, na nagpakamatay si Jesus Christ. Katulad po ng ibang parents minsan, pinaparusahan yung mga anak, tinataboy, pinapabayaan, para magtanda, para makapag-realize po na mabuti pa dun sa amin, kahit na talak ng talak yung mama ko, nakakakain ako, dito, walang tumatalak sa akin, gutom naman ako, parang ganun, to make you realize. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ. At, para makakilos ang Holy Spirit sa loob natin. Kaya nga sinabi, give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Jesus, in Christ Jesus. Do not quench the Spirit. Huwag po nating pigilan. Huwag po nating pigilan ang Spirit. Bakit ano bang kayang gawin ng Spirit? Bakit sinabi ni St. Paul na huwag niyong pigilan? Huwag niyong i-deprive? Bakit kaya? Bakit kaya? Ang interpretation din kasi ng iba daw, huwag daw nating pasamain ng loob yung Spirit. Well, that's their interpretation, pero ako naman iba eh. Do not quench the Spirit. Para bang, because the Holy Spirit wants to empower, wanted to, para bang, exercise, wanted to demonstrate the Father's love unto us. Gusto ng Holy Spirit na kumilos sa buhay natin. Do not quench Him. Huwag po natin siyang pibigilan. Bakit, Brad? Bakit, sir? Nakikwench ba natin ang Spirit? Hindi sinabi dito kung hindi natin nakwench ang Holy Spirit. May mga several things kung bakit, o may mga several things na hindi natin alam na tayo pala or na-deprive na pala natin o napigilan na pala natin or tayo pala ang kadahilanan upang hindi nakapag-demonstrate ng kanyang power ang ating Holy Spirit. Tayo pala ang nakapag-quench noon. Okay, unang-una, we quench the Holy Spirit when we rely decisively on any resource other than the Holy Spirit for anything we do in life and ministry. Okay, example. Marami pong mga simpleng example. Alright.
Mag-umpisa tayo sa problema. Ano ba ang basic daily problem ng tao? Of course, pagkain. Okay. Now, kung wala na tayong bigas, unang-una po nating maiisip, sino, kanino, saan natin kukunin ang bigas na yan. Doon po, nagiging o nakikwense ang Holy Spirit. Kasi pala dapat, pag may problema tayo, huwag unahin kung saan, sino, kanino. Tayo dudulog, tayo pupunta. Unahin pala dapat natin ang Holy Spirit na nasa sa loob natin na pagsabihan ng ating problema. That is a problem. Everyday's problem po yan. Holy Spirit, wala na po kaming bigas. Ano ang gagawin namin? Any attempt to up hope apart from that power, which is the Holy Spirit, Romans 15 verse 13, is to quench him as well as any effort to preserve in ministry and remain patient with joy. Okay, malalim na po. Gawin po natin mababaw kasi napakalalim. Ang daming sinasabi. Okay. Ganun po. Early in the morning, kaya nga natatawa ako, sabi ko, paano, Panginoon? May business kami na ganito ganun. Tapos, hindi na nila kami tatawagan. Hindi na sila dudulog sa amin. O hindi na sila manghihiram. Parang ganun. So, I don't know kung anong gagawin ng Panginoon through the Holy Spirit. But, ito ang unang nakapag-quench sa atin na hindi po natin namamalayan. Everyday po sa ating buhay ay marami po tayong pangangailangan. Bagamat, yung mga pangangailangan natin po ay hinanapan natin ng kaparaanan sa ating sariling kalakasan at sariling mga kakayahan na sana na may ma-involve ang Holy Spirit. Nakuha po natin. Okay, pangalawa po. Number two. We quench the Spirit whenever we diminish His personality and speak of Him as if He were only one, He were only an abstract power of source of divine energy. Medyo magkalapit lang po sila sa sinabi ko kanina. Okay, pero gawan po natin ang paraan na makapaghanap pa tayo ng mas malalim pa na halimbawa. Nagdi-diminish po ang personality ng ang Spirit whenever we diminish His personality and speak of Him as if He were only an abstract power. Okay. Nagdi-diminish, lumiliit po siya. Diba, sinabi ko dati, meron tayong tinatawag na needed. Itong needed na to, dapat matatabunan na yung old nature natin sa divine nature. Now, ang nangyayari, may problema tayo, ito yung old divine nature. Ang nangyayari, the old nature will cover up. Paano? Sa papaanong paraan? Yun nga, naghahanap tayo ng sarili nating kaparaanan. Sinong tatawagan, sinong pupuntahan, kanino tayo pupunta. Okay, ganun po. Alright, lumiliit po siya, lumiliit. Nawawala siya, hindi mawawala. Nandyan lang po yan, bagamat lumiliit na siya. At kapag hindi tayo nagsikap na mapalitan po yan at lilitaw siya uli, matagal po, habang tumatagal, hindi na po natin napapansin na nandyan pa pala siya. Kaya nga minsan, pag nagka-problema na tayo, ano na ba itong nangyari sa buhay natin? Magkasakit si ano? Ito na naman, nakaano si ano? At para bang binagsakan na tayo ng mundo, nakalimutan na natin na yung old nature natin at saka yung divine nature, supposed to be, the divine nature will cover up.
yun po tatabo niya ang old nature natin. Ganun po ang nangyayari dito. Nagdi-diminish po ang personalidad ng ating spirit na nasa loob po natin. Okay. Some envision the spirit as if we're no more than the ethereal energy, the divine equivalent to an electric current. Stick your finger of faith into the socket of of his anointing presence. Para bang ang ibig sabihin dito na tayo po, tinanggal na po natin yung sarili natin, nagdi-detach po tayo, nagdi-detach tayo. Instead of plugging ourselves into the socket of his presence para ma-experience po natin yung spiritual shock, ang nangyari po, in-unplug po natin, i-detach po natin. Bagamat hindi naman po talaga ma-detach yan kasi needed na yan eh. Pero yung tinatawag na parang nilalamo na po ng old nature ang divine nature po natin. Okay? Sige, that's number two mga kaibigan. Pero pasalamatan natin muli ang ating sponsor. This program is brought to us by Synergia Panabo Health Forum with Doc Atoy. Sila po ay bukas, alas 9 hanggang alas 4 ng gabi. At saka ang atin pong wellness center ay nandyan po sa Merinol, Panabo City. At kung gusto nyo po mag-avail, tawagan nyo po 0923. Nandyan po ang number niya. Contact Joy Di Guzman Romero. She's the owner. She's the proprietor. Okay. Sila po ang distributor po ng Virgin Coconut Oil, Guyabano Wine, and tawag dito, coffee, 8-in-1 coffee. May mga beverages din po sila. Red Juice, Synergia Classic 8-in-1, Synergia Mangustina, at meron din tayong mga supplements. Z3X, Moringo, Turmerich, Twin Green, Basquimax, Bet-Z, at ito pong topicals natin, Synergia Express Rub, Synergia Supernatural Drops, Alkalibe, Amazing EG, and She I Take Self. Okay, yan po mga products mga kaibigan. At sana malaki ang panahon natin upang makapag-discuss tayo. Madiscussan po natin yan. At patuloy pa rin po tayong nagdi-distribute dito kakao ha. Kung meron po gusto mag-avail, please sabihin nyo lang sa akin at saka yung ating honey para mag-meet tayo kung gusto nyo mag-avail. Madali lang po yan. I-PM nyo lang ako sa aking messenger. Okay, pangatlo. Ang pangatlo, we quench the spirit whenever we suppress or legislate against his work of imparting spiritual gifts and ministering to the church through them. Para bang sinusuppress na natin siya or parang gumagawa tayo ng mga bagay against him imparting the spiritual gifts. Alam niyo po yung sinabi ko na sabihin natin ang katotohanan ay pag sinabi mo mangyayari. Ang katotohanan ay if we confess, kasi ang salita ng Diyos will not come out empty and void. Pero, instead of sabihin natin, gumagawa tayo ng kaparaanan para ma-alleviate yung nararamdaman natin. Okay, para makapag-alleviate. So, yung manifestation ng Holy Spirit, para bang nabaliwala siya. Every gift of the Spirit, in its own way, a manifestation of the Holy Spirit Himself. The Spirit is made manifest or visible evident in our midst whenever the gifts are in use. Spiritual gifts are the presence of the Holy Spirit Himself coming to relatively clear, even dramatic expression and the way do ministry. Parang mas matindi pa yung ginagawa natin kesa sa sinasabi niya. Na parang it looks like the old nature natin ay siyang hindi na itong Holy Spirit, itong new nature natin, divine nature ang siyang nagdo-dominate sa atin. Okay.
Yung spiritual gifts, napakarami po nun. Napakarami spiritual gifts. Healing. Ano pa ba? Marami yun. Marami yung mga spiritual gifts. Healing. Confessing. Telling. Things na ganyan. Ngunit hindi po nangyayari. Hindi po nangyayari. Kaya nakwens ang Holy Spirit. So, nawalan siya. Para bang nagiging useless na po siya. Kaya pang-apat po. So, ano bang dapat para ano? Ano bang dapat para hindi natin siya makwens? Simple. By simple saying, paano hindi makwens ang Holy Spirit? Huwag natin siyang pigilan. Ano ba ang hindi natin dapat siya pigilan? Ano ba mga bagay pala na pinipigilan natin siya? Yung number three, na sa halip, na spiritual, yung ilalapat nating solusyon, eto't gumawa tayo ng nasa sa isip natin kasi mas sanay tayo doon. Diba? Mas matalino tayo doon. Okay. So, number four. Yes, good evening, Kuya. Mabuhay ka. Assalamualaikum, Kuya Aga Khan. Okay, Kuya Jun Madali, magandang gabi. Magandang gabi. Kumusta? Ayan, ito na yan si Kuya Aga Khan. Isang mag-i-sponsor yata ito ng ano eh. Pagpa-sponsorin natin ito ng isang estudyante sa ating tutorial. Meron tayong, ano mga kaibigan ha? Meron tayong music tutorial online na it is 12 lessons pero mag-aabot ng 15 lessons kasi meron pa tayong mga rehearsals. Sa 12 lessons na yan, magtuturo tayo ng basic. Keyboard, guitar, ano pa ba yung mga basic sa ano? Keyboard, guitar, meron tayong bass guitar. Kung may drums, pwede rin sa drums. Meron tayong mga ganon. At saka, pagkatapos po niyan, magkakaroon po tayo ng eto, recital, webinar. Recital sa online. So, si Kuya Aga Khan ay isa sa sponsor na kukunin natin. Kasi may mga estudyante gusto mag-enroll, kaya lang, they have a problem. Alam mo na, it's pandemic. At may mga tao naman din talaga na may bukal ang kalooban na gustong tumulong din. So, isa si Kuya Aga Khan, Kuya Jun Madali, na prospect natin para mag-sponsor ng isang estudyante. Okay, tuloy po natin. Number four, we quench the spirit whenever we created an inviolable and sanctimonious structure in our corporate gatherings in gatherings and worship service and in our small groups that does not permit spontaneity or the special leading of the Holy Spirit. Medyo complicated. Let's make it simple. Let's make it simple. It is usual for the Christian to have a gathering. Usual po. Saan congregation may gatherings po? Yan, di ba? May mga gatherings. At always na lang nakikita yung mga pagpupuna rather than to appreciate. Parang ganon. So, halimbawa, nakita mo yung isang nagtatrabaho. Halimbawa, isang worship leader. O halimbawa, isang naka-assign sa ushering o isang naka-assign doon sa likod, sa foods. At ang ginawa mo, instead of para bang bigyan mo ng commendations or instead of ano, ang ginagawa mo ay always ka na lang pumupuna. Always mo na lang sinasaway kaysa ganito, kaysa ganon. You are quenching the spirit to bless. You are quenching the spirit. You are not allowing the spirit. Para bang nagbibigay ka na ng hindi magandang remarks sa kanila. So kaya nga sinabi ni San Pablo noon sa una na huwag kayong pagbatiin nyo yung mga may mga ganong sitwasyon kasi hindi nakakabuti. Okay. Mayroong mga situations na ganon. At hindi lang sa church po mga kaibigan, sa organizations, sa mga associations, meron po na instead of giving
appreciation. Ang mangyari po ay anong ginagawa? Sinisiraan po at saka pinupuna yung mga ginagawa, nawawala na ng saysay. You are quenching the spirit to bless them. You're quenching the spirit also to bless you, to demonstrate his love to you. Okay, number 5, we quench the spirit whenever we despise. Okay, namumuna po tayo. Eto na nga, namumuna tayo. Para bang, ano ba yan? Ang tagal naman. ako mismo minsan, nakaka-irritate kasi. Yung nagpe-pray lang sa pagkain, ang haba-haba, parang isang sermon, ano, sermon session. Eh kung prayer lang ng pagkain, sana prayer lang ng pagkain. Ako minsan, ganun din ako eh. Quenching the spirit whenever I despise the prophetic utterance, yung mga ganun. Na, ano. So, in the 1 Thessalonians 5:20, mababasa po natin, no matter how badly people may have abused the gift of prophecy, it is disobedience to scripture, to scripture. In other words, it is a sin to despise prophetic utterance. God commands us not to treat prophecy with contempt. Ito na sinabi ni San Pablo sa noong una pa, na sinusundan po nitong mga verses natin in 17:18-19. So, ito po 'yon. Dumako tayo sa pang-anim. Marami pa itong mga verses but I don't want to discuss more further kasi more detailed na. Ang gusto ko lang ipapalabas na ito yung mga maaring nagawa natin na nakapagpigil sa Holy Spirit to exercise His job, to demonstrate His works. Okay, number 6, we quench the Spirit whenever we diminish His activity and alert in awakening us to the glorious and majestic truth that we are truly the children of God. Okay, eto na yung hindi makapag-demonstrate, hindi makapag anong spirit, kasi instead of going to gatherings or mga tinatawag natin na mga fellowships, mga Bible studies, hindi tayo pumunta o hindi natin inuna yon. Kasi may occasions na pwede naman sana pagkatapos na lang, parang ganun. So, but it's not a big deal. Ito lang po yung sinasabi ko na reasons na na-quench natin ang spirit. Lastly, we quench the spirit whenever we suppress or legislate against and instill fear in the heart of the people. Yan. Ito ang pinakamatindi. Yung paano ba? Yung tatakutin mo yung tao. Nasigi ka. Kapag hindi ka tumanggap sa Panginoong Hesus Kristo, pupunta ka sa impyerno. And that is one of quenching the spirit. One form of quenching the spirit. Regarding of the legitimate experience of heartfelt emotion and affection in worship. Parang palagi mong binabantayan ang binabantayan at pinupuna na parang wag yan. So it is not a big issue, it is only a one thing or another na bakit na-quench ang spirit. But ano ba ang mga bagay-bagay na dapat sanang binigay na ng Spirit sa atin? Yan, dyan ako interesado. Bakit po? Kasi po, the Holy Spirit is the only one who can demand to the Father. Siya po ang communication natin sa Ama na nasa langit.
Lahat po ng mga prayers natin, siya po ang nagpapaabot niyan sa Amang nasa langit. Klaro po yan sa verse ng Ephesians na siya po ang dadaanan. Siya po ang makipag-usap sa Ama. Na ano po yung ano natin, ano po yung problema, because He is our helper. Para hindi na tayo mapapagod pa, siya po ang gagawa sa mga bagay na hindi natin kayang gawin or mahihirapan tayong gawin. Okay. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kababata, quenching the spirit is an act of depriving God's power to be exercised, to be demonstrated, to be displayed in our lives. Kaya nga, always kong sinasabi na magkaroon tayo ng communication sa Holy Spirit na nasa loob natin. Yung bang kakausapin mo ang sarili mo? Alam mo, Lord, mahirap po talaga ang panahon. Meron po talagang maraming concern. Pinupuri kita dahil sa mga circumstansyang ito. At habang ikaw ay nakipag-usap sa Panginoon, maraming mga revelations na lumalabas, na pinapagaan yung damdamin mo, binibigyan ka ng pag-asa, at may mga pag-iisip o may mga pananaw na binibigay sa iyo na makakakita ka ng mga opportunities, makakakita ka ng favors, makakakita ka ng mukha ng taong, ewan ko ba kung kanino mukha yan, bakit pinakita sa atin, ganyan po. Displaying His power. Kailangan po natin siyang kausapin. Kailangan po natin meet ang ating mga concerns po sa Kanya. We need to surrender our petitions unto Him. Lord, here we are. Our containers are empty. Wala na pong kalaman-laman. Nakikita mo po. Ikaw po ang may sabi that we will not be thirst anymore. Ikaw po ang everlasting water. Ikaw po ang walang katapusang tubig na dumadaloy sa buhay namin. You died for us, Lord, poor, so that we became rich. You said, giving us life and having it healthy life, sound mind. Ikaw po ang may sabi nun. Then the Holy Spirit now can move. Bibigyan ka ng kapanatagan, bibigyan ka ng kapayapaan, palalakihin niya ang pagkatao mo, at mararamdaman mong tama nga pala. Do not quench Him. Do not quench Him. Nolo apagis. Kapag ka na-quench natin ang Spirit, hindi niya maipakita, maipadama, hindi niya maidemonstrate, hindi niya maibigay sa atin ang dapat na nasa sa buhay natin. Because nauna yung ating old nature na magdikta, at tinabuna na ang ating divine nature. It should be the divine nature to override or to overpower the old nature para makita sa buhay natin that God is really working on us. That the death of Jesus Christ is not yet, that the gift of God is something that matters in our individual's life. Buhay po ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. Hindi po talino, hindi po kakayanan, hindi po skills. It is our lives which God died for.
Di ba? Sabi niya, Lord, it is finished. Ama, it is finished. Ano po yung natapos doon? Tapos na po ang commitment niya sa Ama. At we deserve kung ano yung finished work ni Jesus Christ para sa atin. And now we have received Him as our personal Savior. Let the Spirit work within us. Let the Spirit work within us. Let Him work within us. Sa mga tongue speaker na mga Christians, speaking in tongues. Sa mga hindi tongue speaker na Christians, sabihin ang word, sabihin ang salita ng Diyos. Sinabi mo, Lord, maraming promises, 500 plus na promises, 300 kung pinaliit na yon, kahit naman lang 3, 4, 5, 6 na promises, ay mangyari sa buhay natin, mga kapatid, and it is sufficient for us. Why? God, binasa ko kanina, God is omnipotent, God is omniscient, God is, kahit saan, all-knowing God. He is everything. He is powerful. His word is sharper than two any aged sword. Ano ba ang concern natin ngayon? Ano ba ang wala sa atin? Bakit wala siya sa atin? It's because baka na-quench natin ang spirit. Baka hindi na po natin siya napansin. Always na lang tayong, yes, we are reading the word of God. Yes, we are praying, but we are not talking to the one inside us. It is the Holy Spirit of God. Siya po yun ang kailangan nating kausapin. Katulad po ng na ang kadalasan pong pag-aawayan ay hindi na sila nag-uusap. Yung babae kumilos na ng kanya, yung lalaki kumilos na ng kanya. Umuwi sila sa bahay, kumain yung lalaki, nagluto. Wala, hindi. Nag-asawa pa sila. Na wala naman silang communication. The point is ganito. Let the Holy Spirit do His job on us. And let us do our job to rely on Him so that He will not be quenched. And if He's not quenched, He can exercise His power. Ang dami pong magaganda. Sabi ko, ganito pala, Lord, ano? Ang daming magaganda. Mga kaibigan, ang daming pwedeng gawin, ang daming pwedeng matutunan sa banal na aklat ng Diyos. Noon iba kasi ang pagkakaintindi ko ng quenching, ang quench kasi is parang huwag nating galitin, parang ganun ang pagkasabi. And now I understand, even the Father in Heaven, hindi ganyan eh. Yung pagkakilala natin sa Ama, kaya hindi na tayo gaanong interesado kasi pag nagkasala tayo, paparusahan kaagad tayo. Hindi natin na-realize na totoo man yan, na nung araw, pag nagkasala ang tao ay talagang ang forgiveness ay kakatay ka talaga ng karnero. Pero sa panahon po ngayon, hindi ka nakakatay ng karnero. Because the Father in Heaven has set a living sacrifice through His Son Jesus Christ. And He Himself hung His Son on the cross. Allow His Son to be hung on the cross. Bakit? Doon sa cross, talagang lahat ng iniquities natin inabsorb ng Panginoon doon. Lahat ng mga hindi mabuti sa katawan, sa pagkatao natin, inabsorb ng Panginoong Diyos, nandoon na lahat. Ano ang part natin as human beings? Tanggapin ang ginawa ng Panginoong Jesus na siya'y namatay para sa atin. Tanggapin yung pagiging Panginoon niya, tanggapin ang pagiging Redeemer niya, at let Him get inside in our heart at paghariin natin siya sa buhay natin. At nang pinaghari na niya natin ang Panginoon sa buhay natin, 1 John 1:12, as many as receive Him, give them the power to become children of God. Nagiging anak tayo ng Panginoon. Now the Spirit come inside us. And the Spirit now is the direct communication from God. Siya po ang direkta. Maari niya po tayong tulungan na yung mga prayers natin ay darating talaga, siguradong darating doon sa Ama. Kasi no one can ever block him. Noon sa panahon ni
ni Job. Talagang hinarangan. Talagang hinarangan po. Hinarangan ng mga dark angel yung magdadala ng kasagutan sa dasal ng isang anak ng Diyos. Bagamat ngayon, the Holy Spirit Himself will accompany our prayer and mismong magbibigay nito, magpapaabot nito sa ating Amang nasa langit. So saan pa tayo? Nandito ang pinaka simple, ang pinakagaan, pinaka madaling gawin. Patulong tayo sa banal na Espiritu Santo. Nandyan lang po siya sa puso natin. Nakatira po siya nasa sa loob ng puso po natin. Kaya, the Spirit work is to demonstrate, to display, wag po nating hayaan. Or baka hindi po natin alam na tinatabunan na po natin upang hindi makalabas ang kanyang power. I-check po natin. I-check po natin. Pinag-uusapan natin kanina yung anim. Napaka-complicated po. Gawin natin simple nga, sabi ko. Gawin po natin simple. Yung mga bagay-bagay na kung ano ba sinabi ng Panginoon, halimbawa po, sa kawalan, anong sinabi niya? He died poor so that we will become rich. Sa sakit, anong sinabi niya? 1 Peter 2:24, by His stripes we are already healed. Kaguluhan po sa buhay, sinabi niya, my peace I give, my peace I leave. Sinabi pa nga niya, behold, the favored one. We are the favored one. Pinaboran po tayo ng Amang nasa langit, bagamat nasa sa atin na lahat. At kaya lang ang problema, natabunan po natin, hindi na natin na ipalabas. Para bang, nang isa minsan, nagugutom ang lahat, tapos dala-dala mo ay bag, hindi mo nabuksan ang bag, at nakalimutan mo pala na yung dala mo pala ang daming pagkain at gutom na yung mga kaibigan mo habang naglalakad kayo. Nung sinabi ng kaibigan mo, wala ba tayo makain dito? Gutom na gutom ako. Tapos, mayroon pala ako dito. Nandyan lang naman pala yan. Kanina pa kami gutom na gutom. Palabas nga yan na makakain kami. Parang ganun po nangyari. We forgot that there is a Holy Spirit who is with us, able to help us, and really, His work is to help us. Klaro ang sinabi ng Panginoong Hesus. I will send a helper. Ipapadala ko ang helper sa inyo, which is the Holy Spirit. Kaya mga kaibigan, huwag po nating alalahanin. Huwag tayong mag-alala na, kung bang, paano ba ito? Kasi, mahirap gawin. Yung hindi ko alam ang magdasal, wala po tayong problema kung paano magdasal. Ang pagdarasal po, kapatid, ay simpleng pakikiusap sa Panginoon. Kung ikaw ba hihingi sa iyong ama, sasabihin mo ba, maawa ka sa akin, ama, pakainin mo ako, gutom na ako, gusto kong kumain ng pagkain, gusto kong kumain ng pananghalian, agahan, magmamakaawa ka ba, luluhod ka ba sa kanya at magmamakaawa ka? Hindi. Bilang isang anak, alam mo na nasa pamamahay ka ng iyong ama, paggising mo sa umaga, pupunta ka sa kusina, bubuksan mo kung ano yung mga pinagtakpan doon, kung anong meron doon, wala nang pasintabi, kakain ka kasi you are belong to the family. Anak ka, may-ari nan is ama mo. Ganun, parang ganun lang tayo eh. Huwag nating isipin, hindi tayo marunong magdasal. Wala namang magaling magdasal eh. Jesus Christ nga mismo, binigyan pa tayo ng pattern, our Father in Heaven, para lang matuto tayo. But since then, ano ba? Prayer is a simply communication. It's a simple communicating with God. Yung pagdadasal. Para bang humihingi ka ng cellphone, na pinagigiitan mo, anak mo ko, dapat bilhan mo ako ng ganito. Anak mo ko, dapat bilhan mo ako ng ganyan. Kailangan ko ito, kailangan ko yan. Iba ganon? Itong anak ko, pag sinabing, de, bibili ako ng ano de, o sige, pag may ipon na tayo, bibili tayo. Hindi yan magsasabi na, de, nakikiano ako sa'yo, nagmamakaahu ako sa'yo, bilhan mo ako. Hindi niya sasabihin yan. Bakit? Anak ko siya. Alam niya, pag may pera ako, bibilhan ko siya. Ganun po yun. Sana ganun ang pagkakilala natin sa ating ama. Kalimutan natin, erase natin sa ating pag-iisip na ang ama ay napakatapang, nagpaparusa,
At gayon din sa banal na espiritu, huwag nating isipin na ang banal na espiritu na nasa sa loob natin matapang, nagpaparusa. No, hindi. The Holy Spirit which is inside our heart, our hearts, is our helper. Katulong natin, katuwang natin, partner po natin sa buhay. Kung meron tayong kinakaharap na problema ngayon, anong sasabihin natin? Partner, paano ba to? Ganito nangyayari, paano ba to patatakbuhin? Kailangan ko yung ano mo, kailangan ko yung pag-iisip mo kasi napakagulo ng isip ko. Ganun po. Huwag tayong mahiya. Huwag nating isipin that the Holy Spirit, yes, the Holy Spirit is holy. And huwag nating isipin na tayo hindi holy. Tapos nang namatay si Jesus Christ, we are justified. Remember the justification of our sins? We are justified. In fact, ang kalaban natin sa mundong ito ay naka-default na. Isang shoot na lang, makukuha mo yung kapanalunan mo o napapanalunan mo. Mga kapatid, mga kaibigan, salamat. Sa loob ng isang oras, ako ay inyong sinamahan. Salamat din sa ating sponsor, Synergia Panabo Health Forum with Doc Atoy. Kung gusto nyo mag-avail sa ating mga products, nandyan lang po, Panabo City. Synergia Panabo, nandyan po yung number natin. Please contact Joy De Guzman Romero sa kanyang number na nandyan lang po. Salamat at please, kung gusto nyo mag-pre-enrollment sa gusto nyo sponsoran na i-enroll nyo sa ating online tutorial for the music, pwede nating pag-usapan at kung magkano, PM me para mabigay ko yung breakdown. Okay, salamat. Sa loob ng isang oras, ako inyong sinamahan. Let us pray, everyone. Father in heaven, we thank you for the time. Thank you, Lord, for the opportunity to impart the word. Thank you, Lord, for the knowledge of understanding. Thank you, Lord, for the revelations. Ama, wala po ako magagawa kung hindi po sasamahan ng banal na spirito ang ating mga ginagawa po dito. Kaya, ibinabalik ko po sa iyo ang lahat. I pray for Armando Mapias, Maria Luz Aladdin. I pray for Jana Gayla Lastima. I pray for Twinkle Hinusas Luyao. I pray for Auntie Perla Mambulao, kay Kuya June Madali. I pray, O God, give them, Lord, the things that they need. Peace of mind, abounding life, mapayapang buhay, Lord. Salamat, Panginoon. And I pray also, Father God, yes, Lord, I pray for my family. I pray, O God, for our President, Rodrigo Rua Duterte. Give him the wisdom, Lord, that he need to run the country, as well as our mayor, Inday Sara Duterte. Lord, give her the wisdom that she need to run the city. I pray for Mirasol, JR, Iman, Mama Lasyon, Mama Bibi. I pray, O God, for Sheba. I pray, Lord, for Pastor Asilo, Atilina, SJ Ebenezer, Christina, Roland, Sheba and Maki, Luna and Dudong, Ricky and Gaga, and Martinez. Lord, sa aking family, sa New Creation Church, Bishop Dondon Caminade, Pastora Gingging Caminade, Pastor Jonathan Caminade, Pastor Nico Caminade, and family, Doctora Mayin, and Engineer Manny Amor, and family, Nesan and Randy Cansana, and Yulo, and family, Pastor Timmy Caminade, and family, Ate Joy Roque, and the whole family, Ate Bining, and Titing Lumanog, and the whole family, Pastor Elmer, and Ruth Lim, and the whole family, Pastor Rene and Jane Yap and the whole family. Kay Bal at Nene Alforque, I pray, O God. Kay Sweet and Agang and family, sa mga Refresca family, kay Mark and Shane Bakang and the whole family. Kay Pastora Neneng and Dominic Pilisarta and family, kay Brother or Engineer Boy Sarili and the whole family. Kay Amelie and Alfredo Flores, kay Wilson Chudoro, kay Ricky Lara, kay Neo Pedida, Chris Lilago, kay Arlie and Rhea Mallorca at sa buong pamilya po nila mga Panginoon. Sa mga pamilya po ni Ate Cometa de los Reyes, Beron, Mark, Nicole and Aneska. Kay Alvin and Mayet Magwate and the whole family, Eddie and Juju Hilay and the whole family, Ronel and Rose Hilay and the whole family. I pray, Lord, I pray. Give them, Lord, the things that they need every day of their lives, O God. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will lift up His countenance upon you and give you peace.
The peace of God, which passeth all understanding, will guard your hearts and mind through Christ our Lord. Amen and amen. Mga kaibigan, salamat po. Wala na tayong oras. Please subscribe my YouTube channel, GMC Cafe. Like it, subscribe it, and click the bell button for you to be notified. Okay. So mga kaibigan, salamat. Ito po ang inyong lingkod sa programang GMC Cafe, Gilbert Lopez. Matikat sa nagsasabi. Lahat po ng suliranin ay may kalutasan. Lahat po ng problema ay may kasagutan sa Diyos. Tayo ay manalangin at manawagan. Siya po ay nariyan lang. Handang-handa kanyang tulungan. God bless po sa lahat. Shalom, magandang gabi. Mabuhay po ang bansang Pilipinas.